Looks, I think. Tama. Kayang kumalag eh. Pwedeng pwede. And again, that's gonna be something na makikita natin kung mag-iisipan ba nilang gawin as we head into match number 2. Rockart, nag-gets na natin yung mangyayari ditong danger pagdating sa jungle side. The heals from the blessing na meron dito si Esson. Pero, can we talk about the side lanes dito? Can we talk about the matchups? Sino ang lamang? Si Jake the Dog or si Oheb? Or si Edward ba? Or si Ryota? I think Oheb is gonna have a fun time dito sa baba for the first few moments of the game. Pwede pang ang mambuli itong si Jake the Dog, yeah, by the way. Mm-hmm. Pero at the same time, sa top lane naman, Edward, sobrang proficient niyan. Oo. And I think he will have a great Benedetta game here as well. Na naman, no? Kasi, na naman. Kasi I think pwede niyang timingan itong si Lapu-Lapu na namumula na ngayon, kalahati pala ang buhay. Mm-hmm. And yes, tama ka, no? An Alice against everyone else, level 1, level 2, lugi talaga. Oo. Tapos magka-cut sila. Si Alice magka-cut ng lane. Si Reynos magka-cut ng lane. Yung bottom lane na yan, magiging magulo din. Magiging magulo din. So both of the teams just playing really safe, mm-hmm, muna this time. Talagang farm muna sila. Unlike kanina na kumuha sila dito ng DJ na suicidal kagad. Ngayon, anong mangyayari sa rotations dito? Ang expect ko naman dito, rotations should heavily favor yung side ng LPE's early game. Like you said kanina, Yi Sanxin finally on Aspect. I think yung huling game nakita natin kay Aspect, hindi din siya ganun nag-stand out. Uh-oh. Yung panalo nila nung previous weeks, si Jake the Dog din yung naging star. Yeah. Diba, pansin mo? Yeah, so, oo nga. Nati-take over ni Jake the Dog yung role na yon, even though, again, playing from Lunox, from Harit, and I think that's just difficult to answer, yeah, diba? Yeah. Ngayon, si Aspect, kailangan niyo mag-step up, man. I feel na si Aspect din yung nakaunang maniac actually eh. Mm. Sa nung Bruno niya. Pero yes, I agree with you. Parang kailangan niya maging agresibo ngayon kasi sinagangster sila ng Blacklist. Tama ba ko rapat? Oo, sinusubukan silang gangster ng Blacklist. Sinusubukan nilang mabilis sa 2-0. Ooh. Pero yun na nga, great timing dun sa Mountain Shocker. First blood para sa LPE. And that's what you get with the Mountain Shocker na ilang beses na na-nerf. Pero in the fact na pwede kang makalasit ng ganon, para kang nakadampot ng extra gold. I'll know it. Man, oo. And again, ganun lang kailangan niyang gawin. Early game, you can expect the Yi Sanxin to clear ng mabilisan dito, yeah, sa jungle. At mas makakasali siya dun sa mga laban kung nasaan nandun sila OVG. And it seems like itong side ng Blacklist International, they know na nalulugi dito si Oheb in the bottom lane. Again, this is a Uranus. At mukhang doon na sila nag-rotate, Rockart. Mm. Ngayon, gaano ito kaganda para sa LPE? Kasi tignan mo, open. LPE ang nakakuha ng turtle, tapos lumalamang sila sa gold. It's a free turtle, not to mention, pinupokus na si Jake the Dog, which is ganyan naman talaga trabaho niya. Oo. And sa tower dive, laban sa lima. Kasama, okay, yung aso. So, wala. Okay, okay. So, anong ibig sabihin nito, Rockart? Si Jake the Dog ba ang main target? Sobrang ganda ba nitong Uranus pick na to para sa LPE? Action ganda yung Uranus pick. Absorb yan ng abuso. Pero ma-open yung opportunity para naman dito kay Aspect. Yeah, and mukhang ito na ang opportunity ng LPE makabalik. Kasi again, yes, nakapatay dito ang Blacklist sa baba. Pero yung tempo, I think, ay pwedeng simulan ni Bimo dito. Pero I've spoke too soon, Rockart. Yep. Just like that, mabilisan. And that's the power that you get pag nakapili ka ng isang Brody. Masakit talaga. Again, defensive lang yung nab-nerf kay Brody. Eh. Oh, oh, yung atake, oh, niya halos ganun pa rin. The way na pumapatay si Brody, ganun na ganun pa rin. Ganun pa din. At actually, hindi niya nga kailangan dito ng damage items. And the fact na meron ka pang holy healing, na merong extra movement speed, mas lalong mahirap mahuli ang Brody dito. So this time, pressured ang LPE makahuli. There you go, Imperial Justice in. So, oh my Venus. Ay na nga. At sabi dito ni Bimo, alam ko rin kasi yan. Nagamit ko rin yan last week. Oo naman. And yun ang pinaka-weakness, by the way, ng isang Populeng Koopa. Pag nahuli ka out of position, wala kang mga dash. Oo. Di ba? Wala kang dash palayo. Kailangan, uh-oh, mo mag-flicker. Oo. And at this point, syempre, hindi mo agad magamit yun kasi naka-purify si Venus. Yeah, naka-purify. Actually, gusto kong sabihin na nagamit din ni Bimo yung Rafaela. Yun. Last week. Pero so, ibig sabihin, alam niya kapag wala na hindi katabi ng isang certain hero, that's why pwede nilang suguren. So yes, LPE, sa wakas na itabla nila itong game, 11K parehas, Rockart.
Ngayon, papunta na tayo ng mid-game. Sino magkocontrol ng next Turtle? Here we go. Again, Turtle wins games and yung Vision wins games as well. So, lalamang ang LPE sa simula unless mapitas sila, which is, I think, mangyayari here. Oh, no. Nangyari nga. Masyadong naging malalim si Jake the Dog doon. Pero space lang yon for LPE to get this Turtle. 50-50 pa rin yung nangyaring trade draw card, ha? Pipilitin kaya to ng Blacklist International. Mountain Chakra coming in. Eson Polado na naman. Wise, nandito sa gilid. Pero the bravest fighter, the strikes from Ryota. Ang kukuha lang yun dito. Oh, with the extra damage as well. Nako po, 4-on-5 ang nangyaring laban. Pero mukhang namang dito ang side ng LPE as Aspect is still running wild. Lupo mapalag pa din habang si Edward magsaslash lang pabalik. That is LPE actually getting the better trade. Oh, surprisingly, yung Blacklist International, yung target selection nila completely ignored itong si Aspect. At dun nag-tribe yung mga marksman tulad ng Yisan Chin. Rock card na banggit mo kanina na si Aspect ang kailangan ditong mag-step up to the plate. At mukhang ginagawa niya nga to na nabigyan siya ng early first blood, nabigyan din siya ng magandang game. Level 9 against level 7 na si Wise. Plus may turtle buff pa siya. It's gonna be hard to take down this guy unless makahuli siya under the turret tulad nito. Oh no, wala siyang pang kanya. Wala siyang pang traceless out at tumama yung corrosive strike. Actually, that was the holy baptism para kay Eson. Pero hindi sapat. And wow, actually, ang tagal nun, Rakard, pero gaano ka-crucial yon? Nabasag dito yung mid and the Aspect is down. I think that's gonna be the key para makuha pa ng mas madami pang tore itong Blacklist and to even out the gold even para dito side nila. Parang ang crucial nun, pinag-uusapan lang natin si Aspect and then bigla siyang napitas dito and I think nabuhay dito yung Blacklist na, o teka, masyado lang nakakapag-farm yung Yeshon Shin. Sobra na to eh. Hindi natin yung na-target kanina, ito na yung main target ngayon. Tama naman yun. Again, kalahati din nun is medyo maasim din si Aspect, talagang pinilit niya sa ilalim ng tore. Yeah. So, 50-50 yun na kanilang pagkakamali. Pero at the same time, kailangan talaga yun ng Blacklist. Oo. They need that kill. They need that kill. At dahil doon, naging even. Actually, yung ating game. And it's looking like record kung gaano kabilis yung game kanina. Dito nakikita natin na 50-50 at pwede pang tumagal. Yes, pwedeng tumagal. This time, walang klaro na lumalamang. Mm-hmm. And this is where I think dito pwedeng magkaroon ng opportunity yung LPE na makadali ng isang panalo. Kasi I think this is going to be the time where you can also count on Aspect's farm pa rin. Yeah. Kasi yung farm pa rin ng Yisan Chi, kahit namatay siya nung time na yon, I think that's one of his few deaths. Yeah. So meron pa rin, matabatawa pa rin yung na-build up na gold ni Aspect dito. Yeah, kung makikita siguro natin yung gold swing mamaya, magiging clear na Aspect is really ahead. Again, he's level 9. Laban sa level 7 na si Wise. And then, Rockart, ito pa isa kong napapansin sa LPE. May option sila dito ngayon mag-split ng mapa dahil kay Jake the Dog. Bago tayo nag-pause ngayon, Jake the Dog was on the top lane. Top lane, nagkakat ng waves. Diba? Nagkakat dito sa may second turret, which is very crucial na makuha nila yung flow sa taas. Kasi pwede silang lumaban dito sa baba, tapos magpupush yung minion sa taas. I think yun yung way para makuha ka ng mas madami pang turtle at makuha ka ng tore, which is kailangan na kailangan din nila. And nakakadalawang turtle na dito ang side ng LPE. So yeah, I think ako honestly, sa nakikita kong laban, LPE ang lumalamang. Umaabot lang kasi sa point na nag-overextend to the point na na-outplay sila ng Blacklist International na nakuha yung Blacklist ng onting bawi. Kasi mind you, Rockart, hindi pa nakakabasag ang Blacklist ng outside turret. Malaking bagay din yun. Again, turret means gold. At mas madaming gold, mas lamang yung team nyo sa items. Yeah. And the carries are having a fun time dito sa game na to. Si Wise, madami ding free kill na nakuha. 4-1-1 pa rin naman siya. Oo. Kahit na lugi sa tore ang Blacklist. So may laban pa rin ang Blacklist. Only 1,000 gold. Yeah. Totoo ka dyan. totoo ka dyan. Naman. Totoo ka dyan, Rockart. So, salamat. And of course, we will also have to see whether or not we will find another turtle para sa LPE. Sa LPE. And actually, eto na, Rockart. Oh. Look at this. Jake the Dog is in the top lane. Another free turtle para sa LPE. Ito ata yung gusto nilang gawin kanina. Ito nga. Yung out-sustainability. Hindi namin kailangan ng damage, kailangan naming mabuhay. Map control. Map control and yun nga, sustain. Ngayon, pipilit sila dito sa baba. There you go. Blow by blow for it's a blow. Para dito kay Kuya Edward, ginamit
niya lang para doon sa minions. 5-5 ang score, Rockheart. And I think best pick na dito ng Blacklist ang gumamit ng Necklace of Durance. Uy, tama yun na. I think Blacklist, pag nakapag-Necklace of Durance agad si Ohem, bababa yung durability ni Jake the Dog. Mm-hmm. Hindi din basta makakapag-regenerate si Arbs. Yeah, actually, naka-Durance na sila. Ayan na pala. Eson. Oo. Dalawa? Dalawa? Ay, di, ayun. Eson lang. Okay, there you go. Pero expect ko si Ohem medyo habol din yan mamaya. Ahabol, so, no? Dagdag. Dagdag pa. So, top lane pressure para sa Blacklist. Sabi nila, wala ka rin, Tore. Eto, kuha ka pinag- Sa wakas, makakuha yung Blacklist dito. Pero mukhang magsusurvive ata dito si Jake the Dog. He will pop the Ionic Blades pa din. Pero yung Holy Baptism yung sustansya. Flowing Blood hindi na kailangan as Blacklist will take that free kill and that free tower. Turret, I mean, para dito sa ating game. Rockheart, Durance yun at saka Deadly Blade yun para sa side ng Blacklist. Ang ganda ng call mo dun, Manjin. Kasi sakto pagkasabi mo nun, si Jake the Dog yung naging target nila. Mm-hmm. Kakompleto pa lang ng mga anti-lifesteal items nila. Nakuha agad nila yung target na kailangan nila. Pigilan mo yung Uranus na kanina pang nang kukulit sa mga minions mo. Well, actually, fully aware na ang LPE na may ganong items na ang Blacklist International. So again, hindi pa natin masasabi kung sino ba ang tunay na nakakalamang dito. Ngayon, ang LPE, ano ang plano? Itutuloy pa rin ba nila tong split push, Rockheart? Kasi tignan mo, ganun pa rin yung gagawin, no? Hindi hiwalay si Jake. Again, Jake the Dog, hindi mo alam kung may inaabangan ka na pala. And I think, nakita natin sa mapa. Rockheart, kakabanggit lang natin, inabangan. Grabe! Oh, literal na ginangster. Ginangster! Literal na inabangan eh. Inabangan sa labas! Kakabuhay lang ni Jake the Dog noon. Alam nila na doon magro-rotate ang LPE sa top lane. Masyadong nabasa dito ng Blacklist yung mangyayari. Balik agad sa base. Oo. Kakabanggit mo lang Rockheart eh. Magsisplit ulit eh, di ba? And that's what happened. Because of that naman, nakuha naman din ng LPE. Yung turret nila. Yung turret, pero naku, nakaabang na naman dito ang side ng Blacklist International to defend. The tower will go down, pero mukhang itadamay na rin yung Lunox as Arbs is now down 30 seconds. What a play para dito. Ganda. Sa Blacklist. Grabe, nabasa nila eh. Again, ang sinakripisyo lang nila is isang turtle at isang tore. Pero, anong nakuha nila? They got even on gold. Yeah. Paano na po-formulate ito bigla, Rockheart, ng isang team? Na alam ba nila na doon pupunta si Jake? Nakita ba nila yung LPE dito because of the vision? Tingin ko, na-call nila eh. Kasi iba yung nasa taas. Oo. Iba yung nasa ibang parte ng mapa. So, expect nila. Dalawa lang yan. Either sasama yung Uranus o mag-split. Eh, tama yung hula nila. Nag-split niya. Na nag-split at dumipensa doon sa bottom lane. So, tama. I think LPE needs to be careful right now. Kasi they were winning yung mga few skirmishes kanina. Pero again, with two crucial picks na ginawa ng Blacklist, gumawa tuloy yung Blacklist dito ng space para sa kanila. Yes, LPE, nangunguna sila dito in the damage department, pero parang na-outwit sila dito eh. Yeah, and nakuha din nila yung turtle, which is hindi naman din nagagamit kasi hindi sila lumalaban masyado ngayon. Mm-hmm. Hindi nagagamit masyado yung turtle ba? Yun nga eh, pero ngayon sabi ni Rockheart, narinig ka ata, tumama na sila. Holy Baptism, hindi na kailangan dito as Eson will fall down. Ito yung sinasabi natin, capability ng LPE, kaya nilang dumamage. Pansin mo, tuwing sinasabi natin, nangyayari agad. Nangyayari. Nagigera na talaga. Nagigera agad. Yeah, nagigera na. There you go, Sun, the main from BMO. Viral Strangling, Ohep dito, mapapaflicker out. Tapos si Edward ay nandito na din. Edward, pasok siya dito laban sa tatlo. Aspect with the Weapon Mastery switching. Traceless out. Pero sino unang mawawala? Killing spree para kay Wise. Mula sa likod. Nako, dalawa laban sa tatlo ang nangyayaring laban. Nandito na si Jakey. Jake the Dog against 3. Jake, sinong tutok po kuya Jake? Nako, yung pasok, kinagat si Jake dito. Jake, tumakpak po kuya Jake. Si Jake na daw, kinagat ng aso. Kinagat ng aso at naglakad na lang si Jake. And oh no. 20 seconds down si Aspect at si Arbs. Rockheart, anong nangyari? And this is what happened here. Again, nahuli ulit nila si Ohem. To be fair, itong clash na to, itong kumpul-kumpul na yan, hindi ko expect kung sino man nalo dyan eh. Pwede kahit ano mangyari, pero nagkataon na mas mataas yung HP bars talaga ng Blacklist International. Plus, bumabalik yung buhay din ni Edward. Wow! And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only $13,999. And yes, Rockheart, yung skirmish na yon, yun yung pinaka, pala, first official
fight. Team fight. Kalaban na to. Yeah, lahat ng mga picks na nangyari dito is either one-man pick or two-man pick. That was the first real team fight. Mm-hmm. And we saw na pwede pa rin mapa, ano eh, 50-50 pa rin. Yeah, hindi pa rin natin alam. I think positioning lang din ni Wise yung nagdala doon sa game na yon. And now, they're marching towards the bottom side. Kailangan din ang buhay ng tower dito. Napalaban na lang sila as Arbs will go for the Chaos Forces pa rin. Umapasok pa din dito yung mga strikes na meron si Wise. Hindi siya mahawakan dito, Rockheart. Wala na dito si Arbs. Wala na yung tower dito. Arbs with the Brilliance. That was a defensive mounting shocker para dito sa side ng LPG. Blacklist International, slow and steady, Rockheart, na nananalo sa laban na to. Sinabi mo na, Manjin, eh, untouchable si Wise. Biggest win condition for Blacklist, natutupad dahan-dahan. Wow. Wise. Mula doon sa gilid, 9-1-3. Tapos ito na palaban pa. Bimo, mapapaplinger. Out! Hindi na tumama dito yung baptism time. Okay lang. Well, God bless si Wise dito. Oh no! This is it! Wala pa rin talaga makakatalo ngayon sa Blacklist International para dito sa week number 2 LPE. Mawawala muna sila as Blacklist is now legendary 11-1-4 para kay Wise. Wipeout! There you go, Rockheart, at ating pagmastan kung paano na-break ang code ng LPE. Ang hindi mabibreak dito ay ang kanilang